Hi guys and guys, I'm here again. Medyo ang tagal kong nasundan yung last video ko, guys. Kasi ano eh, ang dami nangyari. Like, in 1 week, 3 aso yung namatay sa amin. So, nag-start sa Sunday, namatay yung tuta. Tapos, Wednesday, kasunod naman ng tuta. Friday, yung nanay naman. All of them died of parvo disease, virus, ganyan. So, itong box sa tabi, or paper bag, rather, if you can see, Precious Paws yung nakalagay. Ito yung si Scarlet, ito yung mommy. Special sa amin si Scarlet kasi dalawa lang yung kids ko, parehong boys. And si hubby ko, gusto niya talaga matagal na magkaroon ng baby daughter. Kaso, ayoko na kasi magbuti. Ayoko na manganak. So, itong si Scarlet, binigay ito ng cousin ko. And ano, tinreat niya talaga parang daughter na papaliguan niya, asikosoy niya yung pag-groom, bibilhan niya ng mga leash, ng iba't ibang color, ganyan. Tapos, kakusapin niya, tapos parang pag matutulog, tatawagin niya sa kwarto, o kaya kakain, bigyan-bigyan niya ng mga kung ano-ano dyan na pagkain, ganyan. So, nung nag-decide siya na ipakili, pumayag ako. Ito siya, 6,000 siya yung cremation. Ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung inclusion niya. And yung amount na rin na yon ay depende kasi sa weight ng dog or puppy. And hindi lang dog or puppy ang pwede yung ipakremate. May nakita ako dun sa Precious Paws, ano eh, rabbit. So, there you go. Siya si Scarlet. Siya ay isang shih tzu. So, may pa-card pa sila. To remember is another way to love. Oh, buksan na natin. Ito yung print niya, Scarlet, January 1, 2017 up to September 25, 2020. Ito yung some of her fur, her hair. Ito yung konting ash niya. Tapos makonti lang yung ash niya kasi maliit nga lang siya. So there you go guys. Thank you so much for watching. I just wanted to share with you about yung cremation nga ng pets. If you're interested, in case something like this happens with your pets, you may contact them at these numbers. Link in the description.